Talagang madilim itong aking panahon. Ang pagsasabi ng tapat ay katangahan. Ang makinis na noo ay tanda ng walang pakiramdam. Ang tumatawa ay hindi pa nakakarinig sa masamang balita. Ano ba ang panahon ito na ang mag-usap tungkol sa punong kahoy ay halos isang krimen? Pagkat ito'y pananahimik tungkol sa napakaraming kabuktutan. Ang isang yon na kampanting tumatawid ng kalye ay hindi kaya nakakalimot na sa kanya mga kaibigang nagigipit. Totoo, kumikita pa rin ako. Pero maniwala kayo, aksidente lang ito. Wala akong ginagawa na nagbibigay sa akin ng karapatang magpakabusog. Nagkataon lang na hindi ako ginalaw. Pagubos na ang swerte ko, lagot ako. Sabi nila, kumain at uminom. Pasalamat at meron. Pero paano ako makakakain at makakainom kung ang pagkain ko'y inagaw sa nagugutom at ang tubig ko'y pag-aari ng namamatay sa uhaw? Pero kumakain ako at umiinom. Gusto ko rin maging matalino. Sa mga lumang libro, mababasa kung ano ang katalinuhan. Ang umiwas sa gulo ng mundo at mamuhay sa maikling panahon ng walang pangamba. Huwag maging marahas. Gantihan ng kabutihan ang kasamaan. Maging manhid sa mga pagnanasa. Yan ay tinuturing na katalinuhan. Lahat ng ito'y hindi ko magagawa. Talagang madilim itong aking panahon. Action! When I saw Ninoy's lifeless body, I couldn't believe it. I couldn't imagine how something like this can happen in our country. So it was a mixed feeling of anger, frustration, disbelief, and how these horrible things can happen in our country in broad daylight. The United Opposition strongly condemns the brutal and treacherous murder of Senator Benigno S. Aquino. Security measures in international airports all over the world are supposed to be the tightest. Yet, this assassin was allowed to come close to Ninoy and fire at him from within 18 inches. Boy, would you say that this was the last straw? That's not for me to say. That's for the Filipino people to say. Whether it will be the last, this is the last straw or not, it will be the Filipino people that will decide that. Ikiramay kami kay Ninoy Aquino dahil sa makamahirap. Dahil base sa kanyang mga paninindigan, talagang siya kaya bumalik dito sa Pilipinas para makikisama sa mga
mahihirap. Kaya alam namin na kung sakasakaling hindi siya namatay, tiyak, baka ang aming mga solirani ng mga may kapansanan, eh, isasama niya sa kanyang pagkikipaglaban alang-alang sa katarungan ng ano. Pero nagulat na lang ako nung sabi nila nung Sunday, namatay na siya. Namatay na siya. Hindi ko alam ang bahay nila dito sa time. Ngayon, sinasahan ko yung pamangkin ko doon sa kalaupan ng alasais. Sabi ko, Ilin, alam mo ba ang bahay nila, Senador Aquino? Andito raw sa time. Oo, Chaydad, antay ka, magsaing ako at pupunta tayo. This is history and I hope whatever turns up after this event will be peaceful. And I just hope there's peace afterwards and nothing bloody. And you know, I must confess, I didn't understand the extent of what this government can do. I didn't even know what salvaging meant until somebody told me he was salvaged. I think they're trying to deliver a message that if they can do it to Ninoy, they can do it to anybody. Tumindig ka. Dumating ako sa lungsod sa panahon ng kaguluhan, ng laganap ang gutom. Naratnan ko ang mga tao sa panahon ng himagsikan at naghimagsik akong kasama nila. Sa gayon, lumipas ang panahong kaloob sa akin sa daigdig. Pumunta si Marco sa mga taong simbahan at nagmakaawa na siya rin ay tulungan. Illegalize ang bagay na ito. Ang sagot ng taong simbahan, alis dyan! One man lang. Our whole future and destiny are him. We have given to him. One man. Yun ang sa akin pinakamalungkot. Kaya he decides everything in our lives. And he can decide our life and death. So it presumes that he knows everything, that he is already God. And all of us are bobo. Under the present regime, dictatorial regime of Mr. Marcos, press freedom can never be compatible with a dictatorship. Press freedom can only come about if, first, people will assert their rights, and secondly, there is a democratic form of government. Nilalang muna kami sa Jago, doon kami fingerprint, doon sa Camp Aguinaldo, fingerprint kami at kinunan kami ng retrato at pitilikod ng aking ulo ay kinunan. At maraming tinatanong sa amin kung sino-sino mga lolo namin, kung saan kami nakatira in the last 20 years, yung mga ganun tanong. Tapos nilalaman kami sa Campanopio sapagkat ang iba sa amin ay doon i-examine ng mga doktor na militar. Sa kahuli-hulihan, mga mag-alas 10 o alas 11, dinala na kami sa Camp Aguinaldo at doon pala kami ikukulong sa tinatawag na Maximum Security Unit. Pag kayo ay lumaban sa gobyerno, may karapatan man kayo, may katwinan man kayo o hindi, sa maraming militar, yan ay labag na sa batas. Yan po ang kahirapan sa kasalukuyan. Ang batas ay hindi masyadong masama. Ang masama ho ay ang pagkaintindi ng mga militar at ng pulis sa kahulugan ng batas. Kasi ang pagkaintindi nila ay hindi ang tunay na sinasabi ng batas. I was the editor of the Philippine Panorama for 3 years. It's the largest circulated, no, it's the magazine of the largest circulated newspaper in the country. Then I wrote a story on the inaugural of the new republic, the Fourth Republic. And in this story, this was written after the lifting of martial law, about five months after the lifting of martial law. And in the article, the thrust of the article was really to help President Marcos to tell him what I perceived to be true today, and that I wanted him now that he had the mandate of the people. I was even granting him that he had won the elections fair and square, that he would have to get rid of his cronies, and that
know, certain reforms like that, plus the elections, the conduct of elections. Menzi fired me. I wasn't for suicide. He fired me. And he fired me very nicely and very gently, but he fired me. Insane priority of values. Doon kami sa Liberisa. Sa tabi namin, nandun ang Manila Palace ng White Elephant. Tapos doon sa amin, wala kaming tubig. Wala kaming casillas. Wala kaming sewer. So where's the priority of values? Tapos nakabakod pa kami para hindi kami makita ng tourist. At 3,500 families, basta na lang namamatay kasi walang gamot, walang pagkain. Walang kumakain na tatlong beses isang araw. Two times a day, once a day, or once every 2 days. Kaya the priority is all wrong. Tapos to make it worse, all the propaganda about the city of man, nakakasuka. It's a lot of baloney. Well, we forum has been in circulation, or had been in circulation rather, for about 6 years before we were shut down by the military, December 7, 1982. About 100 fully armed military people swooped down on my office, arrested me and 9 other people, including our veteran journalists and columnists. And up to now, my office and printing plant are still padlocked and guarded 24 hours a day by the military. And I cannot use my own printing press. And aside from that, I also have a 40 million libel case emanating from the same We Forum case. Alam po ninyo, ayon dito sa bagong batas ni Mr. Marcos, na ang pangalan nito ay Presidential Decree bilang 1834, ang mga leader o organizer ng isang meeting na doon sa meeting ay may nagsasalita laban sa gobyerno, yung mga organizers ay maaring maparusahan ng life imprisonment hanggang death, o maaring mapiit habang buhay, o maaring mabitay. Kumain ako sa pagitan ng mga labanan. Natulog ako sa pagitan ng mga mamamatay tao. Ang pag-ibig ay binaliwala ko, at ang kalikasan ay hindi ko pinagtiyagaan. Sa gayon, lumipas ang panahong kaloob sa akin sa daigdig. There is an even worse aspect. Pag sinabi ni First Lady, at nabalitaan ni the First Lady once this, that even has more force than law. Matatandaan nyo nung film festival, sabi ni Mr. Marcos, walang pornography. Sabi ni Ginang Marcos, kailangan natin ng pera. Sinabi rin ni Ginoong Marcos na yung mga fish pen sa Laguna, padidismantle. Sabi ni Ginang Marcos, sayang ang mga investments, parang pinandilatan lang yata, don't you dare, umatras na si Mr. Marcos. Gaya ko rin yata, takot sa asawa. So being the First Lady, what is true, what is good, and what is beautiful? And that means no slums, don't show poverty, don't show misery, don't show the problems of the country. Kailangan ipakita yung mga magagandang bagay because that is part of nation building. Kasangkapan ang mga guro sapagkat inuutusan ito sa pamamagitan ng mga patakaran na nanggagaling sa MEX na magpalaganap ng mga baluktot na kaisipan, no? Upang sa ganon takpan ang katotohanan hinggil sa kahirapan ng tao sa ating lipunan. Takpan din ang katotohanan hinggil sa karahasan na nangyayari, no? Ang mismong pagkakait ng mga demokratikong karapatan ng mga mamamayan. Kung kami bang mga manggagawa ay hindi naaapi sa kamay ng mga kapitalista at sa ating lipunang ginagalawan, bakit kami magagalit? Bakit kami magwawala? Sinasabi nilang subversibo kami. At
napapasukan na ng subversibo ang mga manggagawa. Mapapasukan ba ng subversibo ang mga manggagawa kung maligayang talaga ang mga manggagawa sa kanilang kalagayan? Magwewelga ka, pero kailangan na huwag mong harangin yung management ipasok o ilabas yung mga produkto. Kaya ikaw namin, bakit nagwewelga ka? Nagwewelga ka upang ipahinto mo yung operations. Eh, ang batas ka, eh, palabasin mo, papasukin mo. Eh, anong klaseng welga yan? Eh, para lang kaming nakikita bubog. Itindi din yung pakikiharap at paninindigan mo. Kaya ang mga bagay na yan eh sinusupil ng kapamalaan sa pamagitan ng restrictions ng mga batas na sinasabi ko ngayon. Bawat loans ng World Bank na binibigay sa Pilipinas, bago magbigay ng loans ito, maraming mga kondisyon. Halimbawa, ang isang kondisyon, babanggitin ko yun, devaluation of the peso, continuing devaluation of the peso, increasing taxation, to provide a counterpart fund doon sa mga loans, no? Kailangan may local counterpart fund. Ngayon, isa pa rito, eh, sinasabi na kailangan ng gobyerno magkaroon ng cutbacks sa expenditure nito. Pag ginawa ng gobyerno ito, usually, ang cutbacks nito nasa social services. Pag social services ang pinag-uusapan, edukasyon ito. Pag edukasyon ang pinag-uusapan, sahod ng mga guro. Nang ako yung mag-umpisang mag-practice ng aking profesyon, ang abogasya, we were really proud to be lawyers. We respected fiscals and judges. And all one had to do was to know the law, not the judge. Today, the reverse is true. No one or very few seem to respect judges and fiscals. Ako ay kasapi ng Mabini, isang grupo ng manananggol na itinayo namin noong Hulyo 1980. Ito rin ay movement of attorneys for brotherhood, integrity, and nationalism, Inc. O manananggol ng bayang inaapi o manananggol ng bayang iniinis. Ang tanong kung bakit kami ay nagdi-defend daw ng tinatawag na subversibo ay komunista, bilang manananggol, aming kinikilala na lahat ay may karapatan sa ilalim ng batas. Hindi ibig sabihin na kung sinabi ng militar na si Juan ay subversibo, pwede nalang salvagein, pwede nang torturein, because we are supposed to be a constitutional democracy, a Christian compassionate society. Hindi namin tinitingnan na komunista yan o sokdem yan, kundi kapwa-tao. We realize that we need to have an information campaign, an education campaign to, I suppose, to raise that level of consciousness ng mga artistang ito. The latest rally na we're very happy about and we're very proud of is yung nangyari nga sa recently sa against the katigbak mismo at saka against the 868, asking for the repeal of 868. This is very important sapagkat ang nag-rally ay industriya, mga manggagawa, mga small people ng pelikulang Pilipino. And the few actors and actresses, especially the big names who joined us, who found the courage to join us, I think it's now beginning to find their voices with the group. Sala sa init, sala sa lamig ang patakaran. Ano ang issue? Ang issue ay hindi ang ilang pelikulang pinag-iinitan ngayon. Ang talagang issue ay ang mismong censorship laws. Sila kung ano talagang gusto nila. Bakit hindi nila alam mismo kung anong kanilang guidelines o our guidelines. So yun lang pinakikiusap ko. Once and for all, give us this guideline. Kasi po, para lang makalapit kami sa sining na makatotohanan. Hindi po po kami makakalapit sa sining na makatotohanan kung kami po ay titigilan. Pero suplihan nyo naman ang pagkakalapit. Inyong mabuti ang ginagawa nyo sa inyong pagsisensorship. At isa pa, sayang po naman ang ating ginagawa dito dahil ang Pilipino ay magagaling, marunong gumawa ng magandang pelikula, pero napapatay dahil sa mga ginagawa nyong kalokohan. Baby industry, and it cannot become an adult industry like it should be if you cannot allow us to do the things that we want to do. For example, meron ho yan ng trial and error. Kuminsan nagkaka-error, pero pag ang bata naman ho yung nagkaka-error, hindi ho naman pinapatay kagad. Hindi ho ba, Mrs. Katikba? Sa mga kasamahan namin dito, lahat ho na gusto ko
misis katikbag, katikbag, medyo may edad na ho. Kaya lang dapat natin siya igalang. Pero bago muna natin siya igalang, dapat marunong din siyang gumalang sa mga nakakabata at sa mga nakakarami sa kanya. Yeah! Mga kalye'y patungong kumunoy noong aking panahon. Isinublong ako sa berdugo ng aking pananalita. Wala akong gaanong magawa. Pero ang mga nagahari ay mapapanatag kung wala ako. Inasahan ko yan. Sa gayon, lumipas ang panahong kaloob sa akin sa daigdig. Unang-una, hindi na kami taga-Samar, tapos taga-UP pa kami. Yung mga members ng civil at military authorities doon, ang laki ng hinala sa amin, ano, na bakit daw sa lahat na lugar na pinili namin, bakit sa Samar pa, taga-UP kami, taga-Manila, bakit hindi na lang daw kami pumunta sa States, ganun. Pero galing ito sa civil and military authorities. Sa mga taong bayan, maganda yung relationships namin. Tapos, di ganun na nga nangyari. Tapos lumipat na kami ng Tagbalogan, patuloy pa rin yung ano, yung suspicion nga na nanggagamot daw ng NPA at saka mga sympathizers ng NPA. Tapos yun, binaril si Bobby noong April 23, 1982. Mayroong pinakamatinding nangyari sa mga estudyante ay itong nangyari recently sa Cebu na napatay ang isang student leader dahil lang Southwestern University sa Cebu, si Bashir Majid, isang student leader na napatay. Ang kanilang issue, pagbabalik ng student council, institution fee, campus publication. Tapos ang nangyari sa kanilang binuli ng security guard, inulong sa pagsisang kwarto, at tapos nung binugbo, nagkaroon ng putukan, patay siya nung lumabas. Hanggang sa ngayon, hindi pa nahuhuli yung mga nakapatay sa kanya. Kasi noong natawag natin yung martial law years, from 72 onwards to 1981, we're talking only of what we call three forms or three phenomena, namely what we call arrest and detention, disappearances and salvaging. These three are ongoing. No? But the point is, after the paper lifting, so to say, of martial law from 1981 onwards, added to the three forms mentioned earlier, meron tayong tinatawag na massacres, hamleting, yung mga ganyan na nangyari noong Disyembre towards the end of 1981. And then lately, we got reports and I saw myself the units involved in what we call the burning of villages back. I've been interrogated twice. And the first was on the article I wrote on the tribal chief, Makling Dulag, was murdered. He was the leader of the Kalingas who opposed the dam. And he was trying to protect his people. And after that, he was murdered. Then I wrote also on the military atrocities in Bataan, and the military also interrogated me for that. I could think of Rufo Villalba. Ito yung nangyari noong Marso. The story was this, that Rufo Villalba had been called to the military camp, no? And pinagsuspetsahan siya na ang dalawa raw niyang anak ay NPA. So pinasusurrender yun. So he was kept there till he would surrender. Ang sabi nitong Rufo is, ang mga anak ko nagpunta na bumalik na sa Bohol dahil nga natatakot sa situation dito. Hindi maniwala ang military. Alam mo ang ginawa sa kanya. Kinuha siya, I remember, on data is March 26. Ang reports na nakuha dyan is, inalis yung kanyang mga kuko. Pagkatapos, tinorture siya, nakameron siya ng biyak dito. And later on, before but that pa, yung tinorture talaga siya, pati ang kanyang what we call sensitive organs yata ay binurn, sinunog. At nung naghihirap na siya, ay nilagyan siya dito ng plastic pagba at nasa, doon siya nasa puke. Yun ang nung makita yan, patay na, April 1. So inilaganap yung information yan, nagkamayroon ng kaso ang tinawag ang mga workers dyan, ng military, tinatanggihan yan. Pinaglalaban ng mga pari. Sa katapusan, mayroon siyang doktor na natatakot yata. Trinitin siya, gumawa siya ng isang certification na itong si Rufo ay nag-commit ng suicide.
Katulad din naman ni Edgar Opson. Naniniwala akong ay pinakikipaglaban lamang ni Edgar Opson eh, yung sa kapakanan ng mga manggagawan talaga. Bakit nila pagbibintang ang komunista? At ipagpalagay na natin komunista, ang masama ba ang komunista? Kung masama, hindi paliwanag sa amin na hindi dapat ang komunista sapagkat ganito, ganito, ganito ang komunista. Hindi kinakailangan yung ganung hulihin ka, patayin ka. Well, Ninoy's death is not an isolated case. He's one of the victims of thousands of those who have been murdered under this dictatorial regime of Mr. Marcos. It is now very clear to me that this government will resort to anything, anything to perpetuate itself in power. Well, the witnesses who talked to me said that Ninoy was shot on the stairway and not by the alleged assassin, according to the government's version. I have arrived at this conclusion. It was not Galman. Number two, binaril si Ninoy sa hagdanan pa. At pangatlo, mukhang yung mga sumundo sa kanya o yung escort ang pumatay kay Ninoy. There's a saying in the South like this, the political prisoners and the human rights issues or violations, they mean money, position, and power for the military. Oh, it's terrible. Kulang ang lakas. Ang patutunguhan ay malayong malayo. Malinaw na natatanaw, pero malamang na hindi ko mararating. Sa gayon, lumipas ang panahong kaloob sa akin sa daigdig. We have been spending more than what we are earning. And so we have this economic crisis. And number two, we would say that there is also a political crisis because of the fact that we have no stable government. What I mean is, we don't know who would succeed in case something happens to the president. Well, if our present leaders are not in a position to lead, then they must resign. There's really no alternative. That's the only way you can restore the confidence of the Filipino people in their national leadership. And only when that confidence is restored can we even begin to rebuild this country. At the moment, we're still drifting. We're still going from bad to worse. And we won't even begin to rebuild until that confidence is restored. I think that's the crucial issue that has to be settled. So I gave the Binay proposal, the objective of national reconciliation, the basis, the rationale, and the mechanics. Of course, if he does not accept it, then we cannot do anything. But at least he could not say that we have never done our best to help him. And I think this is one way of trying to show to him that we are concerned about the national situation. The business community in particular, let's focus on that, has lost its confidence in the national leadership. The national leadership has lost its credibility, in my opinion. Now, this has not happened overnight. This has happened over the last 11 years. Over the last 11 years, because government, and in particular, the cronies who are close to government, have assumed a much larger role in the economy than they had in the past, and in the process have enjoyed special privileges, which has made it very difficult for the ordinary Filipino businessman to compete against these people. What has resulted is that the Filipino businessman has lost his self-confidence to start with. He has lost his confidence in his ability to compete with those whom he now has to compete, meaning the government and cronies. He has lost his confidence in government as well, because government has not been fair to him, has not been honest, has not been credible. Kayong lilitaw mula sa baha na lumunod sa amin. Kung pag-uusapan ninyo ang aming mga kahinaan, isipin din ang madilim na panahong inyong natakasan. Pagkat kami
na mas madalas magpalit ng bayan kaysa sapatos ay dumaan sa tunggalian ng mga uri. Nanlulumo kung may pambubusabos lamang at walang paghihimagsik. At alam namin, pati ang galit sa kaapihan ay nakakasira ng mukha. Pati ang ngit-ngit sa pambubusabos ay nagpapagaspang ng boses. Ay, kami na nagmithing magpunla ng pakikipagkaibigan ay hindi naging mapagkaibigan. Pero kayo, pagdating sa wakas ng panahong ang tao ay matulungin sa kapwa-tao, sa paggunita sa amin ay maging mapagpasensya. Walang tunay na halalan sa ilalim ng isang diktatorya, kahit nasaan sa buong mundo. At ang halalan ay ginagamit lang ng mga dayuhan, kagaya ng mga Amerikano. Ginagamit yan para magkaroon ng balat kayo ng demokrasya at saka kalayaan. Hindi lang para sa atin dito sa Pilipinas, para din sa mga Amerikano sa Amerika, para magkaroon sila ng dahilan kung bakit sinusuportahan ito, ay meron namang demokrasya daw dito, kaya pinipilit lang magkaroon ng halalan. Pero ang katotohanan, gusto nilang manatili yung umiiral ngayon, yung kanilang puppet, kung tawagin. Kaya itong si Marcos na ito, pinipilit niya magkaroon ng halalan, maski dinaya na tayo, para tuloy-tuloy ang pautang sa kanya ng mga dayuhan. At economically, sabi nga nila, mas madaling suportahan ng isang tao lang, one man rule, kaysa sa isang tunay na demokrasya. Alam niyo, nung makausap ko si Ninoy Aquino last year, he was telling me na, in a sense, martial law was a blessing. In the sense that it made us realize the value of the freedoms we used to enjoy but took for granted. Anything that goes against the wishes of Mr. Marcos is subversive. Eh. Kahit ang galing mo magaling, subversive. Alam mo, sabi sa akin, isang taga-tandag. Sister, ang sabi sa amin is, kaya kami subversive, nagbabasa ng Bible. So ang Bible ang source of subversion, according to the military. Kahit na kami naman, kahit na yung mga national leaders na tumatayong student, natatakot din at natatakot, no? Na lagi may threat ng hulihan, bugbog, at kung minsan salvage at patayan pa, no? Kaya lang, the problem din kung lagi na lang kami natatakot, wala nang mangyayari, no? Kahit na nakaupo ka, minapatay yung ano mo, mapapatay ka rin. Yung nangyayaring violence dito sa labas, kahit na kumikilos ka o meron kang ginagawang protesta, mas matindi kung wala kang ginagawa, no? Ang sa palagay ko, kung hindi tayong lahat ay magbubugkos-bugkos para hingin na itong press freedom ay ibalik, ay walang mangyayari, kaya nasa sa ating kamayan. Simple lang naman ang kinakailangan dito . Maging matatag ka lamang sa paninindigan, makilala mo ano ba ang karapatan talaga ng mga manggagawa. Ano ba ang tungkulin ng mga manggagawa? Unang-una na mamulat sa isang pagkakaisa tungo sa ikapagtatagumpay ng layunin ng ating bansa. The government wants to silence the journalists. They don't want the truth to come out. But we have to keep on writing. As long as there are stories crying to be written, I think we'll continue to write. The blood of the victims is crying out for justice. Sa ganung paraan, napapangibabawan ko yung takot. Kasi parang sa isip ko, kung hindi tayo kikilos ngayon, di sino pang kikilos para sa atin. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya kailangan kumilos na ngayon ang bayan, gumamit ng lahat ng mga pamaraan na hindi madugo, mga pamamaraan na tahimik. Ngunit, kailangan din ipaalam sa gobyerno at sa mga dayuhan na kung hindi sila makikinig sa kagustuhan ng bayan, tayo mga Pilipino ay handang sumunod sa halimbawa ng ating mga ninuno at kung kakailanganin ay magpadaloy ng dugo. Kung talagang every peaceful means has been tried, tsaka wala nang recourse, at yun ang tunay na desisyon ng mga tao, hindi sila may utos sa iba, sasama kami.